ina-administer niyong gamot? Ano? Okay. Okay. I-check mo na lang, ha? Sige po. Mamaya balikan niyo si Ma'am Moira dito para. Okay. Anong nangyari? Ma'am Moira, mabuti po gising na kayo. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Huli kong alaala, nandun ako sa bahay ni na Lynette. Sila Tita Lynette din po ang nagdala sa inyo dito sa ospital. Pinagtulungan kasi nila ako eh. Asan sila? Nandun po sila ngayon sa room ni Annalyn. Naka-confine din po kasi siya dito eh. Salamat naman at magiging mabuti na si Annalyn. Pero di ba hindi naman siya nabalian ng mga buto? Sabi ng doktor, nabubog lang daw yung katawan niya. Tsaka, nagkaroon lang ng konting sugat. Mabuti na lang, gato lang yung nangyari kay Annalyn. Kasi kung hindi, hindi ko alam kung anong pwede kong gawin kay Zoe. Ang importante, Lynette, okay na si Annalyn. Nakaka-recover na siya. Nasaan ba yung Zoe na yan? Nakausap ko yung driver na nakabangga sa kanila. Humaharurot daw ng patakbo yung si Zoe. Sinasabi ko na nga ba eh. Gusto talaga niyang patayin yung anak ko? Sabi ko na nga ba sinasadya niyang lahat? Aba, nandito pala kayong lahat? Ma'am Moira, salamat naman. Nagkaroon na po kayo ng malay. Anong salamat? Eh, akala ko nga sinundo na ni kamatayan yan eh. Eh, malamang sinundo nga ni kamatayan na takot din sa kanya. Tumahibik nga kayong lahat? Oh, magaling na nga. Alam mo, ikaw pasalamat ka nga sa amin at sinugod ka pa namin dito dahil kung hindi, baka ikaw talaga tigo ka na. Sana nga pinatay niyo na lang ako. Dahil ngayon, sisiguraduhin ko na makukulong kayong lahat. Lalo na ikaw matanda ka. At ikaw, Lynette! Sabili. Bakit mo kami pakukulong? Sa anong dahilan? Baka nakakalimutan nyo. Ikaw ang sumugod sa bahay namin. Ikaw ang unang nanakit. I have lawyers to prove otherwise. Ipakukulong ko kayong lahat! Ah, gusto mo talaga ng round 2, ate, tanga! Magkita na lang tayo sa korte! E di magdemanda ka! Itidemanda ko din si Zoe. On what grounds? Bullying? You can't file a complaint out of thin air. Oo nga pala. Nawalan nga pala kayo ng malay, kaya hindi nyo alam kung anong mga nangyari. Sasabihin ko sa inyo, muntik nang patayin ng anak mo ang anak ko, kaya sisiguraduhin kong mabubulok yung anak mo sa kulungan.